Daniela's POV. Boo? Halos hindi niya maihakbang ang mga paa niya papalapit sa akin. Nanginig ang mga labi at malalaki ang mga butilang luha na nag-uunahan sa kanyang pisngi. I am so sorry, he whispered in pain as he walked closer to me. Nanginig ang mga kamay niyang yakap ang kahondala, pero wala akong maramdamang awa para sa kanya. Lahat ng sakit at tinanakit na inipon ko sa dibdib ko sa loob ng mahabang panahon ay muling umahon. Pakiramdam ko, bumalik ako sa araw na pinagtabuyan niya ako sa lupain nila. Kami ng pamilya ko pati ang anak niyang nasa sinapupunan ko pa. Ni hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis ko dahil sarado ng utak niya. Nakapagdesisyon na siyang tapusin ang lahat sa amin nang basta na lamang. Tapos ngayon eto siya umiiyak. Para saan pa? I am so sorry, baby. I am so sorry, he wept. Then slowly he lowered his body and kneeled in front of me. His eyes are begging. Nakatingan lato sa akin at halos hindi ko na makita ang mga mata sa dami ng luhang nakabalot dito. Patawarin mo ako kung hindi kita naprotekta. Bakit? Kita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata ni Elias. Isang salita lang pero sobrang sakit. Pakiramdam ko isang salita lang kayang lumabas sa aking bibig. Para nagkapira-pira sa ulit ang puso ko dahil naalala ko ng lahat ng mga masasakit na nangyari na sa akin. Ang mga masasakit na salitang binitawan ni Elias sa akin. Ang mga pangiinsulto at pangyayurak niya sa aking pagkatao. Hindi ko sinadya. Patawarin mo ko. Lalong dumami ang mga luhang nag-uunahan sa kanyang pisngi. Hindi mo sinadya? Puno ng hinanakit kong tanong sa kanya. Isa-isa ring nahuhulog ang mga luha niya sa aking mga mata. Hindi mo sinasadya na hindi magparamdam sa akin? Hindi mo sinadyang mawala na lang bigla noong mga panahong kailangan kita? Alam kong may sarili ka ring problema, pero hindi mo man lang ba nagawang tawagan ako? Daniela, mabuti pa si William na kibigan ko lang, nagawa ko pa akong kumustahin. Pero ikaw, anong ginawa mo? Ilang linggo kitang hinintay. Kahit ang sakit-sakit na, umaasa pa rin ako na pupuntahan mo ko. Nababalik ka sa akin at sasabing magiging maayos din ang lahat. Binugbog ang tatay Raul ko, Elias. Ilang buwan na kaming namalagi sa ospital dahil sa sobrang pambubugbog na natamo ng tatay ko. Kulang na lang patayin nila si tatay Raul, pero nasan ka? Ni hindi mo man lang gagawang silipin kami? Ni minsan ba, sumagi kami sa utak mo? Tatay ko yun, Elias. At tinuring kanyang anak, pero bakit hindi mo lang siya napuntahan? Maintindihan ko naman na may sarili ka ring problema, pero kahit 5 minuto lang, Elias. Kahit 1 minuto lang o kahit segundo lang sana, nagawa mong kumustahin kami. Kahit hindi na ako eh. Kahit si Tatay Raul na lang. I want to, but... But what? But you're scared, right? You're scared na malaman kong nagkukunwari ka lang, na lahat palabas mo lang para mahulog ako sa'yo? Pagkatapos saka mo ko bibitawan kapag sawa ka na. Bakit, Elias? Ano ang kasalanan ko sa inyo at kailangan ninyo ko idamay? That's not true. I heard everything, Elias. Pinuntahan kita sa opisina mo dahil gusto kitang makita, pero narinig kong pag-uusap niyo ni Gov. Dinig kong lahat ng mga sinabi mo sa kanya. Dinig ko kung paano mo ko itinanggi sa kanya na pinaglaruan mo lang ako at hindi ka pa nawawala sa katinoan para patulan ng isang mahirap na katulad ko. No, baby, that's not what I... Nanahimik ako, Elias. Alam mo, mula maliit pa lang ako, ikaw lang hiniyaan kong makapasok sa buhay ko. Wala akong ibang kinaibigan higit sa pagturing ko sa'yo dahil takot akong maiwan. Takot akong mag-isa ulit. Ayokong maranasan ulit ang buhay ko sa bahay ampunan na walang may gusto sa akin. Alam mo naman, diba? Pero bakit ako pa? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Para usan lang? Boo, no. He shook his head. Huwag mo nang ikaila, Elias. Bumalik na ang alaala ko at alam ko na ang totoo. Naalala ko ng lahat. Kaya pala hiniyaan mo lang nasaktan ako ng mga anak ni Gob? No, baby. No. You promised me that you will protect me. You promised that you will never leave me. Kahit ano pa ang mangyari, pinanghawakan ko yon. Pero nasan ka ng mga panahong pinaghihirapan ako ni Mira, Elias? Daig ko pa ang hayop na ginawa nila sa akin ng kapatid niya. Pinagkaisahan nila ako at sobrang sakit dahil wala ka pa para sana ipagtanggol ako. Oh God, baby. Ilang beses akong desal na sana dumating ka na, na sana magpakita ka, na sana ipagtanggol mo ko, pero hindi yun nangyari, Elias. Hiniyaan mong saktan ako ng mga demonyo. Hiniyaan mong halikan ko ang mga paa ni Mira. Hiniyaan mong mahawakan ako ng kapatid niya.
Dumating ka kung kailan nahawakan na ako ng iba. Bumalik ka kung kailan sobrang dumina ng tingin ko sa aking sarili. Kung kailan pati ako nandidiri na sa sarili ko. Please don't say that, Daniela. Pero ayos na, Elias. Lahat kaya kong tiisin. Lahat kaya kong gawin, wag lang nilang sakta ng mga magulang ko. Kahit labag sa loob kong halikan, ang mga paanimira ginawa ko para wag lang niyang sakta ng nanay ko. Fuck! Malakas na mura ni Neil. Nakita ko pa ang pagsuntok niya sa pintuan. Lumakas din ang pag-iyak ni Doktora Annie at dinig ko ang mahinang hikbe ni Jake. Pero hindi sila lumapit sa akin. Hiniyaan nila ako na ilabas ko ang lahat ng sakit. Nawala na din sila ng kapatid niya. Akala ko magiging maayos ng lahat, na makakapagsimula na ako ulit, pero hindi pa pala. Lintik, Elias. Hindi pa pala, dahil meron pang mas masakit na mangyayari sa akin. Daniela? Sinubukan niya akong abutin, pero tinabi ko ang kamay niya dahilan para lumakas sa mga hikbi niya. I am so sorry, baby. Yung lalaki na nga kong aalagaan at poprotektahan ako, ang siyang tumapos sa lahat ng sakit. Daniela, no! Makinig ka sa sasabihin ko, Elias. Ipapaalala ko sa iyo kung anong ginawa mo sa akin. Ipapaalala ko sa iyo kung paano mo ako pinalaya sa lugar ninyo. Ipapaalala ko sa iyo kung paano mo niyurakan ang pagkatao ko. Please, hindi mo man lang pinalipas ang linggo, Elias. Alam mo namang kalalabas ng namin ng tatay ko, di ba? Alam mong nagpapagaling pa kami, pero anong ginawa mo? Hiniwalayan mo ko. Ayos lang sana eh. Kakayanin ko naman, pero bakit kailangan mo pa kaming ipagtabuyan? Bakit, Elias? Bakit tayo umabot sa ganon? Naging magkaibigan naman tayo, hindi ba? Tinrato ka ng maayos sa mga magulang ko. Tinuring ka nilang parang anak. Pero anong sinukli mo sa kanila? Alam mong lumaki akong hindi kilala ang tunay kong mga magulang. Si nanay at tatay lang ang meron ako at ikaw sana. Pero kontento na ako dun. Tahimik ng buhay ko. Kontento na ako sa ganon, pero bakit nagawa mo pang guluhin? Ano bang kasalanan ko sa iyo, Elias? Dahil ba sinabi ni Gob? Dahil ba duda kayong ako ang batang hinahanap niya? Kita ko ang pagkabigla sa mga mata ni Elias, pero nagpatuloy ako. Naalala ko lang lahat, Elias. Sinabi sa akin ni tatay ang lahat-lahat. Simula nang kunin nila ako sa ospital hanggang sa ampunin nila ako ni nanay. Hindi alam ni tatay kung sinong mga magulang ko, Elias. Dahil kung alam niya, sigurado ko matagal na nila akong binalik sa kanila. Kung yun lang palang pakay mo sa pakikipaglapit sa akin, sana nagtanong ka na lang. Madali naman kaming kausap eh. Di mo na kailangan na gamitin pa ako. Pero ang sabi mo nga, di ba, nag-enjoy ka? Nag-enjoy ka na paglaruan ako. No, baby, no. Nagmamakaawa pa ako si Elias na ako na lang. Na huwag mong idami ang mga magulang ko kasi inaalala ko ang tatay. Kakalabas na pa lang, pero anong sabi mo? You want us all gone, right? You want an annulment because you want me out of your life. Para mo akong pinatay sa ginawa mo sa akin, Elias. Durog na ako, pero hindi ko alam na may kadudurog pa pala ako dahil sa ginawa mo. Di hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong masabi sa'yo ang pinagbubuntis ko? Oh God, baby, galit ako sa'yo ng panahon yon, Elias. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam ko, mawawala din lahat. Lilipas din ang galit ko sa'yo at babalik tayo sa dati. Akala ko kasi, totoo ang pinakita mo sa akin. Nababawi ka at itutuwid mong lahat, pero nagkamali pala ako. Maling-mali dahil hindi mo lang ako hiniwalayan, kundi pinagtabuyan mo pa kami. Tinanong pa kita kung minsan ba, minahal mo ako, pero anong sabi mo? You don't know what love is, right? At lahat na nangyari sa atin, baliwala lang sa'yo. Now I'm asking you, anong karapatan mong umiyak at humingi ng tawad sa akin? Nawala ang tatay Raul ko, nawala ang anak ko. Nabaliw ako at lahat ng yon dahil sa sakit na dinulot ninyong lahat sa akin. Mula kay Mira, kay Rigor, kay Isme, sa anak niya, sa demonyong mag-asawa at higit sa lahat sa'yo. Hinayaan mong mawala ang anak ko? Hinayaan mong sakta nila ako? Gulat ka ba na may anak ka sa akin? Oo, Elias. Nabuntis mo ko. Binuntis mo ko, saka mo ko pinagtabuyan. Daniela, please, pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Nung ako ba nakiusap sa'yo, pinakinggan mo ko? Sinilyapan ko ang kahon na dala niya. Kinala ko ang kahon na yon dahil yon ang kahong nalagyan ko ng maliliit na damit ni Ivan na pinuslit niya para ipasuot sa anak ko kapag nanganak na ako. Diba hindi? Diba hindi, Elias? Sumagot ka. Sumagot ka. I'm sorry, Daniela. It is not my intention to hurt you. You just didn't hurt me, Elias. You broke me into pieces. You shattered my whole life. Kaya wala kang karapatang umiyak. Wala kang karapatan na iyakan ng anak ko, Elias.
Lalong lumakas ang iyak niya. Wala kang karapatan para umiyak sa akin. You had your choice. You have your friends who can help you. You have your money. Kaya wala kang maidadahilan sa akin. Ginusto mong lahat ng to. Ngayon ano pang kailangan mo? Pirmahan mo na ang annulment na hinihingi mo. Pinutol ko na lahat-lahat. Tapos na tayo. Tinapos mo na lahat na namamagitan sa atin. I did not mean it. You didn't mean it? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Elias, pagkatapos mo akong insultuhin at ipagtabuyan, ngayon sasabihin mo hindi mo sinasadya? I did that to protect you. Bullshit, Elias. Don't give me that shit. Oo, tanga ako at hindi ko nahalatang pagkukunwari mo. Tanga dahil sobrang pagmamahal ko sa'yo, pero hindi mo pwedeng irason sa akin na ginawa mong lahat yun para protektahan ako. You are a coward, Elias. You're so selfish. I love you so much, Daniela. You know that. Your love is nothing, Elias. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo hayaang mangyari lahat ng yun sa akin. I don't have a choice that night, baby. I have to do that to save all of you. I have to break you to save your life. And you succeeded, Elias. You did break me, but you lose a life. You lose my baby's life. Now, are you happy? Masaya ka ba sa lahat ng nangyari? Masaya ka bang nakita na nababaliw ako? Paulit-ulit si Elias umiling. Nagmamakaawang tumingin sa akin. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay sa ibang bansa, Elias. Sana hinayaan mo na lang akong mabaliw doon. Sana pinabayaan mo na lang ako. Kasi ganun din naman yung nararamdaman ko ngayon eh. Buhay nga ako pero parang araw-araw niya naman akong pinapatay. Sana hindi mo na lang ako hinanap. Sana hindi na ako nahihirapan ng ganito. You know I can't do that, baby. Please, listen to me. You can, Elias. Yes, you can. Sanay kang nakikita ng hihirapan ako, diba? I asked you many times but you did not say a thing. You could have at least told me, Elias, about my past. You could have told me about Tatay Raul. You could have told me about my child but you still did not. You still chose to be a coward. Matapang ka lang sa ibang bagay, Elias, pero pagdating sa akin, sobrang tuwag mo. I am so sorry, Daniela. I am so sorry kung naging tuwag ako. Hindi ko na kasi alam kung ano pang gagawin ko pagdating sa'yo. Pakiramdam ko bawat hakbang na gagawin ko, masasaktan ka lang. Tama ka. Mali ang naging paraan ko para protektahan ka, pero maniwala ka, Daniela. God knows. God knows it hurts me throwing those words to you. And I swear, Daniela, I don't have a choice. You always had your choice, Elias. But you always choose to hurt me. I'm always the least of your priority. If hurting you is the only way to save you and your parents' life, then I will do it even if it kills me. Call me coward, but that's the only option I had that time. Di lang ikaw mapapahamak ng gabing yon kung nagmatigas ako, Daniela. Pati si Tatay Raul at Nanay Juana. At kapag nangyari yon, alam pong hindi mo ako mapapatawad. Mapait akong tumingin sa mga mata ni Elias. Hindi ko na alam kung ano pang paniniwalaan pagkatapos ng lahat-lahat ng pinagdaanan ko. I know mali ang naging paraan ko, pero sana pakinggan mo muna ako. Sana pakinggan mo ang lahat ng paliwanag ko. Sunod-sunod akong umiling sa kanya. No, pagod na ako. Tama na, Elias. Wala nang magagawa pang paliwanag mo. Please, baby, don't do this to me. I'm so sorry. One last chance, Daniela, please. Magpapaliwanag ako. I will tell you everything. I will tell you my reasons. Please, baby, isang pagkakataon na lang. You had all the chances, Elias. Ilang beses kong sinabing huwag kang maglihim sa akin, pero ginawa mo pa rin. Tama na. Huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin, Elias. No. Pahirapan mo ako, Daniela. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin para maibsan lahat ng sakit na nararamdaman mo. Ayos lang. Saktan mo ko. Huwag mo kong patawarin pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo ko ipagtabuyan. Hayaan mo ako manatili sa tabi mo hanggang sa hindi mo pa pinaranas ang lahat ng sakit sa akin. Naabot ni Elias ang mga kamay ko at sa isang iglap, yumakap ito sa akin. Sinubsob niya ang katawan sa tiyan ko at doon ito malakas na umiyak. Nagmamakaawa ako sa iyo, boo. Saktan mo ko. Saktan mo lang ako hanggang gusto mo. Saktan mo ko habang buhay. Ipadanas mo sa akin lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan mo. Parusahan mo ko sa pagkawala ni Tatay Raul. Parusahan mo ko sa pagkawala ng anak natin. Parang awa mo na. Gawin mong lahat basta huwag mo lang akong ipagtatabuyan. Please, baby, wag mo ako ipagtabuyan. Dito lang ako sa tabi mo. Dito lang ako kahit ayaw mo na sa akin. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Daniela. Parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ibalik mo na si Tatay Raul. Ibalik mo na ang anak ko. Daniela,
Hindi mo kaya? Baby, please. Stop this, Elias. Please, Daniela. Nagmamakaawa ko. Huwag mo kong iiwan. Babawi ako. Itutuwid ko ang lahat ng pagkakamali ko. Kumagulgol na ito. Nakita ko na itong nasaktan at umiyak dati, pero dobleng sakit ang nakita ko ngayon sa kanya. Nanginig ang katawan ni Elias na yumakap sa akin. Parang awa mo na, baby. Please lang, huwag mo kong iiwan. Itutuwid ko ang lahat. Hindi na ako makikinig sa kanila. Ikaw lang pakikinggan ko. Nila? Naramdaman ko ang palinigas ni Elias. Sino-sino may alam, Elias? Daniela, you need to calm down. It was Neil, but I did not listen to him. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Elias. Alam ba ni Nanay Juan ang lahat ng mga rason mo, Elias? Hindi siya sumagot. Binaling ko ang tingin kina Neil. Alam mo ba, Neil? Tanong ko at kaya ni Elias, hindi na rin to sumagot pa sa akin. Nilipat ko ang tingin ng mommy niya. Alam mo po ba, Doktora Annie? Yak ang naging sagot niya. Inawakan ko ang kwintas na nakasabit sa leeg ko at tumarap naman ako kay Doc Jake. Pati po ba ikaw, Doc? May alam dito. Nahulog ang luha ko sa kulay abo naming mga mata bago to marahan na tumango sa akin. Diretso akong tumingin sa mga mata niyang sinuklay ang mga mata ko. Kita ko ang sakit na gumuhit doon. May luhang nahulog sa aking pisngi at mabilis ko tong pinalis pagkatapos puno ng pait akong tumitig sa kanya. Masaya ba akong paglaroan ako, Dad? Wala ako nakitang pagkagulat mula sa kanya sa naging pahayag ko. Bagkos lalong dumami ang mga luhang naguunahan sa mga mata niya. You are my father, right? Sa inyo nanggaling ang kwintas na ito, hindi ba? I'm sorry, princess. Bakit ngayon ang kayo nagpakita sa akin? Bakit hindi ninyo ako hinanap? Bakit ninyo hinayaan na mawala ako sa inyo? Bakit niyo ako sinukuan? Puno ng hinanakit kong tanong sa kanya. Nawala na ako sa tamang pag-iisip. Nabalot na ng galit at sakit ang puso ko. Princess, tawag niya sa akin, pero iniwas ko lang ang tingin ko sa kanya. Binalik ko ang tingin kay Elias at kinalas ko ang mga kamay niyang nakayakap sa akin. Pinahid kong luha sa aking pisngi at diretso akong tumingin sa mga mata niya. Enough of this drama. Wala na ang dating malambot na Carla Daniela. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay ang babaeng na balot na rin ang galit ang puso. Gusto mong makabawi sa akin, hindi ba? Diretsong tanong ko sa kanya. Kita ko ang pag-aalinlangan ni Elias pero kalaunan tumango din ito sa akin. Iharap mo ang lahat ng tao na nanakit sa akin. Ipapadama ko sa kanilang lahat ang sakit na pinagdaanan ko. I want them to suffer in my own hands. I want them to experience the pain and trauma they've caused me. Daniela, gawin mo, Elias. Baka sakaling mapatawad pa kita. Mariing sabi ni Daniela. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.